Hi guys, kain na. Ito na yung niluto ko guys. Ayan na. Yung pasta with sauce, white sauce. Tapos yung ano, shrimp dumpling na soup. Dalawa lang kasi maraming kinuha kong pasta. Kain na na. Kain tayo. Kain. Unahin ang pasta. Alam mo na. Maraming trabaho. Sa aming mga OFW, yung oras, mabilisan. Napakain ko na yung alaga kong lalaki. Nandoon na. Kasi kanina pa kasi yung nag-abang. Kasi gutom na daw siya. Kaya pagkatapos kong bigyan, kain na naman tayo. Kasi yung trabaho nag-antay para may lakas. Sarap guys, cheesy. Siyempre, ako nagluto. Kasi dati, hindi talaga ako marunong magluto. Alam mo naman, kahit na mahirap, yung nanay nagluluto. Yung una kong luto, ano, alam niyo ba yung tinangkong guys? Yung parang kangkong, pero ang tawag kasi sa Bisaya, yung tinangkong, na parang kapatid ng kangkong, yung sinasabaw. Yung kangkong din, pwede din namang sabaw. Yung kasi yung una kong niluto, nagpakulo ako ng tubig, tapos nilagyan ko ng sibuyas at saka yung luya, tapos ano, tapos yung tinangkong, hugasan maigi, tapos ano tawag nito, gawing sabaw, tapos yung wala kasi kami isda, so yung ano, yung bisugo na tuyo, alam nyo yun, yung bisugo na tuyo yun, di ba maalat yun. Sus yun, nilagay ko. First time ko magluto. Tapos, nilagyan ko pa ng asin. Tapos, nilagyan ko pa ng bitsin. Tapos, kasi nagtrabaho yung nanay ko dati ng, ano yung tagagawa ng ano, banana chips. Eh, sabi niya kasi, lutuan mo ako para matuto ka. Tapos, pagkatapos, dalhin mo dito sa trabaho ko. Di, nilagay. Eh, syempre, tuwang-tuwa yung, ano, yung bruha nyo. Kasi akala, mas ako nagluto first time. Sabi ko pa doon sa nanay ko, Ma, ako yung nagluto nito. Siyempre, gutom na gutom yung nanay ko. Kain siya. Pagtikim niyang ganun, maalat. So, siyempre, ayaw niyang masaktan yung damdamin ko. Sabi niya, masarap nak, masarap. Ganun. Pero alam ko, tapos tinikman ko, ang alat. Sabi niya, inugasan mo ba yung tuyo, yung bisugo? Sabi ko, hindi. Inun lang, nilagay ko kaagad galing sa plastic. Tinanggal ko plastic, tapos nilagyan ko. Tapos lagyan ko ng asin. Sinab ang ano ko pa, oh. Ang yabang-yabang ko. Isang ano, yung isang kutsarita na asin. Tapos yung isang, ano, bitchin, ganun ko. Ginanun ko. Katulad nung nakikita ko sa'yo pag nagluluto. Yun. Yan siya. Kasi tuyo, kasi itong nilagay mo, nak. Dapat hindi ka na nalagay ng asin. Yung bitchin na lang konti. Sabi ko, hindi masarap, ma. Siya, masarap na klamig na, klamig na. Siyempre, luto sa kong anak, klamig yun. Ano, sabi pa niya. So, yun yung unang first time kong luto. Kaya medyo, sabi kasi nila, unang gisa, oil, mantik, yung oil, tsaka sibuyas, unang gisa, ganun na rin yun papunta, marunong ka na rin nun. Yun yung first time kong luto, di ba? Hindi ko malilimutan yun, kasi yun ang unang-una kong luto. Hindi makapagsalita. Puno yung bunga. Ito siya, dumpling soup. Tapos yung alaga ko, tinan nyo. Pabalik-balik yan siya dito. Punta dito, punta dun. Kasi nga, ano? Anong nga tawag nito? May kulog. Ulan na naman siguro. Kaya takot kasi yan sa kulog. Kulog pala guys yung Tagalog ng ano. Diba guys? Tagalog ng thunder is kulog. Sa Bisaya kasi daugdug. Dati-dating bata pa ako. Hindi mo ko mapakain ng mga ano. Mga sibuyas.
mga kamatis. Nagtrabaho na ako dito sa nagtrabaho na ako sa Saudi o kahit dito, no choice, kakain ka talaga ng ganito kasi halos pagkain nila ganito, may sibuyas. Ayan. Masarap din naman, sino mo sabaw. Dumpling soup. Ayan guys. Diba? Ayan, dumpling. Para may resistensya sa pagkuskus ng kubeta. Kaya kain ka. Sabi nila, pag humigop ka daw ng sabaw, tapos may tunog, ibig sabihin daw, doon mo naman sasabihin mo, ah, may sipon pa. Tapos may sipon pa, tapos higop ka pa ng ganito. Ganun. Ayun. Yun mo daw malalasan yung pagkain mo. Totoo yun, guys. Kasi yung nanay ko, pag kumakain, pag medyo maingay yung bunganga, pinapagalitan kami. Pero yung mga Korean, nakapagtrabaho ako ng Korean, ganun talaga sila maghigop, oh. Talagang may tunog. Kasi dun mo daw yung parang satisfaction mo daw. Yun. Pero yung nanay ko, tatay ko, ayaw nila yung maingay. Kaya kung hanggat masabang ano to, ganun. Ganun. Kasi daw, baka daw, pag nasa kabilang bahay ka, kakain ka, tapos kung ganun ka magkain, ano daw masasabi ng mga napuntahan mo, para daw walang disiplina, ganun. Kaya pag, ano daw, ihipan mo daw, pusugan pagkain. Yung hindi maingay daw. Kaya nadala ko din naman. Pero pag mga kaibigan mo, wala na yung ganun-ganun. Wala, sige ha. Diba guys? Ganun. Ito yung dumpling, oh. Diba yung sa mga, no, sa mga Chinese? Ganito. Diba guys? Kain tayo. Marami pang lilinisan. Kaya naman. Ito naman. Ito, hindi ko ito mauubos. Ititira ko na naman ito mamaya. Merinda. Ganun ako eh. Pabalik-balik. Anuin ko kasi para sa merinda na naman. May merinda na naman ako. Para pang mamaya, pagkatapos maglinis ng isang kwarto, pag pahil nga, tapos medyo gutom, balikan ko na naman itong pagkain ko. Yan. Kaya hindi mo ko, yung mga sinasabi nilang mukbang-mukbang, ano ba ibig sabihin ng mukbang? Yung maraming pagkain tapos ubusin lahat? Yun ba yun? Hindi ako pwede dun. Kasi ganito, hindi ko mauubos eh. Itatira ko pa to. Tapos mamaya na naman, pag nakapagpahinga na sa trabaho, balikan ko na naman. Sabi nila, while your mouth is full, don't talk. Di ba guys? Itayo lang naman nag-uusap eh. Kaya okay lang magsalita, di ba guys? Sa Saudi, ganito din. Pero yung sa Saudi, binibake ko. Pero dito sa mga alaga ko, dito sa mga Lebanese kong mga alaga, hindi sila masyado sa bake. Yung pagkalutong ganyan, ganyan katulad ng ano, ganoon na kaagad ikain. Yung sa ano kasi, sa Saudi, pagkatapos kong ganoon, ilagay ko yung sa Pyrex, ilagay ko yung noodles, tapos ibabaw yung sauce, tapos lagyan ng cheddar cheese,
Pagkatapos, ilagay sa oven. Tapos pag medyo lambot lang, medyo nag-brown-brown na yung ibabaw, yun. Kasi gusto kasi nila yung may mga design-design. Yun, mga alaga ko dun. Pero dito naman sa mga alaga kong Libanese, wala naman problema. Ganito. Kain na sila, ganito lang. Di ba? Ganyan. Kain tayo eh. Ganyan. Busog na ako guys. Kaya nga hindi ako pwede sa mukbang eh. Yun ba yung sinasabing mukbang, di ba guys? Yung maramihang pagkain. Ang mga Pinoy word magshadow. Ano ba, paano may bigkasin? Word. Yun, word magkain ang mga Pinoy. Di ba? Dahil yung pagkapis na sawsawan. Pagkatapos ng pasta, sabaw. Oh, di ba? Saan ka? Pinoy lang yun. Maya naman. Kasi yung trabaho nakaantay. Tubig guys. Pampatula. Ang ganda ng lagayan ko ng tubig, no? Oh, asan ka? Pinoy lang yun. Thank you guys. Bye. Thank you sa pagsama.